So yun, mga Master Lodi, welcome back to it again and again. So ngayon, for today's video, siyempre matagal tayong na bakante. So ngayon, 8 days mahigit. Or 8 days tayo walang upload. So mamaya kikwento ko sa inyo kung ano, kung bakit ba tayo hindi tayo nakapag-upload ng ganong katagal. So meron kasing dahilan yun. So bago ang lahat, nais ko muna sabihin sa inyo dahil na bago ang lahat, humihingi ako ng pasensya dahil wala tayong upload, wala tayong tutorial, wala tayong video or kahit anong video na ilalabas dito sa atin sa YouTube. So ngayon kasi ganun kasi yung nangyari, kikwento ko na rin para malaman nyo at maintindihan nyo rin kung bakit tayo wala tayong upload. So nung nakaraan kasi ay nawalan ako ng pang-amoy. So ngayon, siyempre bilang pamilyado, tutub ko na siyempre delikado rin na kasama ka sa pamilya mo na wala tayong pang-amoy at baka isa na tayong infected. So nagdesisyon ako na magpa-ER at hindi ko na na-videoan yung pag-ER na yon dahil nga ay bawal lang cellphone doon. So ngayon ang ginawa ko na lang, ang tayo na-video ako na lang yun. Nag-suggest na talaga tayo na magpa-swab. So swab test, yun lang yung na-video ako. So ngayon ito, papakita ko sa inyo bago ako ma-swab. Dalawa kami ni Master JM. So kasi nag-desisyon na talaga ako ganyan dahil nga wala kang pang-amoy, tagal na. So bago ang lahat yon, siyempre kasi nagkasakit ako ng 3 days. So hindi siya sakit eh. Kumbaga normal na nangyayari sa atin na trangkaso. Pero yung trangkaso ko na yun, likod lang ang masakit sa akin. Tapos hindi rin ako, pakiramdam ko na nilagnat ako. Pero hindi mainit yung body, yung pagkuha sa akin ng actual temperature. So 35-36 ganun lang yung init ko. Pero yung talagang lagnat ay wala. Pero pakiramdam ko talaga na mainit ako. Alam mo yun, yung init sa likod, sa loob ng katawan mo. Na alam mo na parang may lagnat ka. Pero pagkakinuhanan ka ng temperature mo, ay wala. So ganun yung nangyari sa akin noon. Ngayon, nag-decide na ako na hindi pumasok noon na 3 days. Tapos August 19, August 18, medyo okay-okay na ako. Tapos nag-isang araw pa ako, yun yung August 18. Tapos August 19, nagpumasok na ako kasi wala na naman yun. Wala na ako nararamdaman. Tapos, yun nga, nagdaanong araw, nawalan ako ng pang-amoy noon. So ngayon, doon ako nagtaka kasi nawalan ako ng pang-amoy. Pero meron akong panlasa. So yun nga yun, nag-search ako sa YouTube, sa Google. So, tingin ako na kung ano ba yung ibig sabihin, bakit ka nawalan. Pero ano ako nakita doon, so sa mga may alam dyan, pwede nyo i-comment dito at pwede nyo rin naman kung meron kayong gantong senaryo na nangyari sa inyo, pwede nyo i-comment dito. So yun nga, nawalan ako ng pang-amoy noon, ang nangyari nun, self-quarantine agad ako, nag-reported ako. Yun nga yun, dahilan nagpa-ER na ako para mga swab test kasi hindi kami nasa swab test noon. So kaya nagpa-swab test ako, ang dalawa ni JM, Master JM. Yan, ito yung video na yun, ano ko rin mo. Swab test ko naman. So ayun tayo, napanood nyo na
yun na nga yun, dahil dahil nagpa-swab test kami. So ngayon wala pa siyang result. So sana naman mag-negative ako doon para makabalik na tayo sa ating trabaho at para gumagawa na tayo ng videos, tutorial. So sana talaga mag-negative na dahil miss na miss ko na yung anak ko. Kasi meron ako dito. Ito nga yung ginagamit ko sa mga aircon. Alam niya, no? Ito yung ginagamit ko. Body temperature. Ginagamit ko rin yung sa air condition. So shoutout pala sa iyo. So marami kasing gusto ng order nito. Pero wala na tayong makuha na dito. Tingin na lang ako isa na saan. Tapos naresetahan ako ng doktor noon. Kasi for ano ko, quarantine ako ng 7 days. So ito yung aking recap. Kasi ang ginawa noon, in-x-ray ako tapos CBC sa dugo. Ito na yung result ko. So, wala namang problema dahil sa hospital naman tayo katrabaho. Dahil sagot naman yan ang hospital. Mag-order yan ng ano natin. Kasi, kaya ako nagpursige na mag-paswab. Tatlo kasi yung nag-positive sa amin. So, hindi ko na sasabihin. Basta tatlo yung positive sa mga kasama. So, pero yung isang positive nyo, ay parang nagkasakit siya noon, before. Tapos, saka sa sinab siya nung nagkasakit siya. 3 days ago, gumaling siya. Tapos lumabas sa result niya, kala niya makakabalik na siya sa trabaho. Lumabas sa result niya, positive. So, kaya nakakawarantine din siya. So, huwag kayong matakot, guys. Dahil, ito kaya ko lang binibidyo. Dahil, experience na rin sa akin. At syempre, balang araw na makikita ko itong video na to. Itong video na to. Na, isa tayo sa survivor. So, history to. Pero sana mag-negative ako. Dahil gusto ko na makakabalik sa trabaho. At gusto ko na rin makasama si Master Omar si Gian sa vlog. So yun nga, at ngayon nag-aantay kami na result. 3 days ago na, bago kami swab. Kasi sunab kami uno, September 1. So yun, September na pala, bear na. Siyempre, marami nang ganap na mangyayari ngayon. So yun lang, at sana huwag kayong magsasawa manood ng aking video. Yun lang, at pagpasyansyahan nyo na dahil di tayo nakapagawa ng video. Sa mga nag-aantay ng video tutorial ko, pwede nyo nang libangin yung sarili nyo dyan. Marami akong video dyan. More on air conditioning yan lahat. No? So yun lang, maraming salamat. At ano pa ba? Yun lang, ikwento ko lang yung ano, kaya wala akong labas na video ngayon. Dahil nga doon sa nangyari. Pero sana naman talaga, mag-negative pa tayo. So negative yung result. So, panalangin natin yan para makabalik na tayo sa dating natin trabaho. So, yun lang. At, okay, magsasawa manood dito sa aking YouTube channel. At, kung meron kayo natutunan dyan, please subscribe the channel. At, pagpasensyaan nyo na. Ngayon lang yung video na to. At sana mag-negative na tayo para makabalik na tayo sa ating tutorial. So, yun lang. Maraming salamat. Thank you. God bless. Ingat kayo palagi. Peace out.